Kamusta mga repapits? Nandito tayo ngayon para masahan ang aking mga binili para sa akin ng small, tiny home studio. Ha. So ito binili ko. Ayan. Yung mic stand. Ayan. Na nakakahalaga ng $60. Plus tax, plus tong cord na regular, basic cable na hindi masyadong mamahalin. Ano yata ito? $20. Professional pop filter. Tapos ito yung main attraction. Rod microphones. Ayaw pa magpabukas. Ito yung shock mount. Tapos ito yung extra gun para sa shock mount. Ito yung manual. Tapos ito yung pinaka main baby. Dapat ito, mga ano ito eh, may sariling cartoon na may foam. Pero ito, pwede na rin. Kasi pinag-uusapan niya ito. Pinag-uusapan niya yung ganita. Ayan. Ayan ang pinag-uusapan dyan. See? Ito yung pinaka condenser mic para sa bokap. Ngayon, kung gusto niyo makita kung ito ba ay made in US o made in China, ito yun. Yeah, no, di yun, no. Made in Australia. Imported pa. Dito na ako sa US. Sa Australia pa, nang galing ito. Tabi muna natin ito. Ito naman yun. Yung mismong stand. Ang hirap naman magpagpapas na ito. Parang may magpagamit. Ma, iba pa nakuha ako ah. Steel. Hindi ko lang itim. Tsura, no? Parang pag nasa Pilipinas nga. Ang tagal naman mapuno ng iniigid ko. Ang mapuno na itong invisible balde ko. Ah, ayan. Multi-purpose yun eh. Microphone na. Ah, mic stand na. Ano pa, pang bomba, poso. Mic filter. Ito yung pop-pop filter. Yan, yung pop-up filter. Unahan natin yung pop-up filter na ito. Tingnan natin kung magpa-pop-up. Hindi siya yung ano eh. Hindi siya yung parang foam o tela. Sabi nila kasi, mas maganda daw itong steel kaysa sa foam. Pero sa tingin ko, mas maganda yung boom kaysa sa steel. Pero malalaman natin yan bukas. At bukas ko te-testing. Medyo gabi na ako kasi dito eh. Ano eh? 10:40 na ng gabi. Late na kasi kami nakauwi. Galing guitar center. Kasama kuya ko. Tapos ito. Yung clamp to clamp. Para dun sa mic. So, yun na yun. Balik natin. Yan. Itong mic na to, nagkakahalaga naman ng $230 plus tax. $230 plus itong mic filter. Ito, nagkakahalaga ng $50.
Tapos yung mic stand nakakalaga ng $60. Ano ba nga ba pinapasok ko yun? Paano ba yun? Ganon. Gan-o. Ganon. Gan-o. Ganon. Ano yun? Ganon. Ganon nga. Ayan. Tanong. Kahit mga siya. Ayun, kaya pala hindi kakasya. Dahil sa... palibang sa first time ko lang nagkaroon ng ganito eh. Kaya hindi ko alam kung paano install. Ay! Tama, mali. Ang tanga. Wala kasi akong kaalam-alam sa ganito eh. First time lang ako gumamit nito. Ito pala, oh. Ito, yung hawakan. Ito pala yung pambukas. Para pampaluwag. Kasi, oh, tinan ko, baliktad pa isa. Baliktad ko pa isa kasalpak sana. So, gano'n. Iyan. Ang hirap naman na ito. Sa wakas, nakabit ko rin tong mic. Tanginat. Katangahan kasi, palibasa. Hindi, wala pa akong ganito dati. Hindi pa nakakabili ng mga ganitong gamit eh. First time ko lang bumili ng ganito. So, ito na yung ano, kinabit ko kanina, di ba? Ngayon, nabusit ako. Hindi ko mailagay dito. Yung pala, meron siyang special adapter na ganito. Na nakalagay dito kanina. Pilit kong pinapasok, pilit kong iniisip kung saan yung pinaka-the best way para pumik itong mount shock. Yung pala, ito. Tinatanggal pala ito. Gamit yung either 10 cents o 25 cents. Kung ano mo yung kakasya dito. Ito pala, yun. Itong laki na ito, sasakto dito. Ayan ang itsura ng condenser mic ko. Ayan. Sa yung stand. Ito yung kinukuha ko kanina kung bakit naging silver yung ano. Diba? At ito yan. Ayan. Ang itsura. Ah, eh, yo, what's up, sa Letron P. Wala pa pong bumibigin ko dyan. Sa Letron P, 8. Anong pamperya? Can't you feel the love tonight?